Sobrang sarap po umawit sa ating Panginoon. And sa susunod po na awitin natin, mag-reflect po tayo. Naging mabuti po ba tayong anak ng Diyos? Naging mabuti ba tayong ina, anak, tatay, kaibigan? Naging mabuti ba tayong empleyado, naging mabuti ba tayong tao? Lahat po tayo naging makasalanan. Maliit man o malaki yung kasalanan na nagawa natin. Pero po yung pagmamahal ng Panginoon ay sapat para maging karapat dapat po tayo maging anak niya. Kung ano man po tayo noon, ano man nagagawa natin ngayon, tanggap po tayo ng Panginoon. Minsan po, di ba, nakakalimutan natin siya. Hindi tayo nakakapagdasal, hindi tayo nakapag-devotion. Pero yung Panginoon, lagi lang po naghihintay sa atin. Lagi lang po siyang naghihintay na lapitan natin siya. And sobra po yung pagmamahal niya sa atin na inalay niya po yung anak niya para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Kaya po sobrang swerte natin na sabi nga po sa awiting ito, di natin akalain na tayo ay tatanggapin ng Panginoon. Dahil po sa kabila ng lahat ng mga kasalanang nagawa natin, tinawag niya pa rin po tayong anak. Dinggin mo ngunit buhay mo ay iyong ina.
sa Roma 5:8, ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Nung namatay si Kristo, noon tayo'y makasalanan pa. Sama-sama natin pong i-claim na tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay mahal niya. Patuloy niyo po ngayong binibigay sa bawat isa sa amin. Lord, salamat dahil sa kapila po ng mga kasalanan na gawa namin, ay tinanggap niyo pa rin po kami ng buong buo. Tinanggap niyo pa rin po kami bilang anak mo. Lord, patawad po sa mga nagawa namin, Lord. Alam po namin na once na lumapit po kami sa inyo, tatanggapin niyo pa rin po kami ng buong buo. Sasalubungin niyo pa rin po kami ng yakap. Na sa kabila po ng lahat, kami pa rin po yung anak mo simula nung sinilang kami. Kami pa rin po yung anak mo hanggang ngayon. Salamat, Lord, dahil nandito po ang bawat isa na sa kabila po ng pandemya. Hindi po kami nababahala dahil alam po namin na nandiyan kayo para iligtas po kami sa virus na ito, Lord. And I know, Lord, na may plano po kayo kung bakit nangyayari po ang lahat ng ito sa mundo. Lord, kayo na po manghuna sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa mensahe po na matatanggap namin ngayong araw na ito, ay kayo po ang maitaas at away magamit po namin ito sa pang-araw-araw. And we claim, Lord God, na sa araw-araw po ay lagi ka po namin maaalala at maiwasan po namin makagawa ng kasalanan. Dahil, Lord, alam po namin na may Kristo po kami sa puso namin. May Kristo po kami sa buhay namin. Kaya po, Lord, ibinabalik namin sa iyo lahat ng pagpapasalamat, lahat ng papuri na deserve mo, Lord. Karapat-dapat man kaming maging anak mo, pero Lord, ikaw ang karapat-dapat
napapapurihan at malalhatian, Lord. Kaya po sa huling pagkakataon, sama-sama po tayo umaw. Hindi kami karapat ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Panginoon, salamat po dahil sa kabila ng lahat, tinawag mo kaming anak mo. Sa kabila po ng mga kasalanan na gawa po namin, kami pa rin po yung anak mo na sobrang mahal mo. Kaya po Lord, sa iyo lang po namin ibinabalik lahat ng papuri, ng pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.